So tandaan nyo, yung breakfast natin, hindi lang to sa breakfast. Kung gusto nyo kumain ng as snack, pwede nyo itong i-prepare as snack nyo. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, papakita ko sa inyo yung breakfast na kinakain ko personally kung gusto kong mag-lose ng weight or kung gusto kong mag-maintain ng weight. So itong pagkain na to, hindi lang to sa breakfast guys, tandaan nyo ha, pwede nyo kainin sa snack. Kung nagugutom kayo, itong pagkain na to, eh mababa lang to sa calories. So kung kakainin nyo to, ang sinasuggest ko dito, eh kailangan meron kayong ingredients na kailangan naka-prepare bago nyo to kainin. Gagawin nyo tong pagkain na to. So yung pagkain na to, una sa lahat, mababa to sa calories at saka mataas to sa nutrients. Sasabihin ko yan mamaya isa-isa sa inyo yung mga ingredients, yung nutrients at saka magbibigay din ako dito ng additional information para makatulong sa inyo yung mood nyo ay gumanda. Okay? Pero bago umpisa tong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko or kung bago ka din sa YouTube channel ko, ini-invite po muna kayong mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. For disclaimer at clarification purpose lang guys, hindi ako doctor, nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, isishare ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko nang libre para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisahan na po natin itong video. Una po sa lahat, sabihin ko muna yung ingredients na itong mga pagkain na kinain ko dito ng breakfast. Okay? Ang kailangan natin dito ay isang perasong saging. Tandaan nyo yan ha, yung saging o yung banana. Isang peraso noon. Pangalawa, ito yung oatmeal o yung porridge na tinatawag namin. Yung oatmeal, kahit anong brand ng oatmeal, okay lang. Or kung meron kayong makitang oatmeal ng may protein content, mas maganda yon. Kasi may nakita ako nandito sa amin, oatmeal with protein content. Each pack ng oatmeal na kinakain ko, meron siyang content ng at least 12 grams ng protein per serving. So ibig sabihin ng per serving, per pack. Makikita nyo yun sa likod, sa nutritional pack ng isang brand kung ilang serving ng protein ang makukuha nyo per serving. Okay? Kaya titignan nyo yan. Kung wala mang protein, okay lang. Kasi yung oatmeal, maganda yun. Mataas yun sa fiber. Number one yun. Kaya gustong-gusto ko tong breakfast na to. Kasi yung fiber, makakatulong yun sa katawan natin. Maganda yun sa katawan natin. Especially sa bones natin, sa joints natin. Nakakatulong yun para magkaroon ng lubrication yung joints natin para hindi tayo magkaroon ng early osteoporosis. Yes, nasabi ko yun ah. Mahirap sa'yo sabihin yun. Try yung sabihin yun, di ba? So, yun yung purpose ng fiber. Maganda rin yun. At saka maganda rin yun sa overall or general health natin. Kaya, na-recommend ko yung oats. Okay? Pangatlong ingredient naman, kailangan natin dito ng gatas. Yung milk. Ang sinasuggest kong gatas dito guys, hindi basta-basta. Okay? Kailangan yung low-fat milk or non-fat milk. Marami tayong makikita nito sa supermarket, yung non-fat milk or yung low-fat milk, maraming kung ano-anong mga brand. Kahit anong brand, wala akong sinasabi ng kung anong brand dito, kung ano yung makita nyong brand, okay lang basta low-fat or non-fat. Kasi minsan merong yung normal lang or yung high-fat. Huwag natin kunin yung kasi, kaya kukunin natin yung low-fat kasi nga low-fat. Di ba? Kukunin natin yung high-fat, mataas yun sa fat at saka sa calories. Kapag pagkasamahin natin yung fat content sa calories, patay na tayo dyan. Hindi mag-a-add yung calories na i-take natin. Instead na mas mababang calories, ang mangyayari niyan ay mas mataas na calories yung ipapasok natin sa katawan natin. Okay? So kung low fat lang siya, tapos yung calories niya mababa. Diba? So yung sinasuggest ko. At saka yung final ingredient natin dito, kung meron kayong cinnamon, mas maganda yon. Okay, lalagyan natin ng cinnamon powder itong pagkain natin kasi yung cinnamon powder nakakatulong yon para sa pag-lose ng taba o ng fat natin. Merong studies may nakita akong studies sa Google, yung cinnamon powder makakatulong yon kung i-take natin yun regularly sa pagkain natin ay makakatulong yon ng ilang percent, mababang percent para makapag-lose ng fat. Yung mababang percent na yon
eh maganda yun sa katawan natin, okay? Hindi lang siya makakapag-lose ng fat, eh maganda rin yun sa immune system natin. So, ang gagawin natin, ganito, tuturo ko sa inyo. Habang nagsasalita ako ngayon dito, papakita ko sa inyo yung mga pre-prevent. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo dito sa baba. Makikita nyo ako ngayon sa small lock square dito sa baba ngayon habang piniprepare ko yung pagkain natin dito ng breakfast. Ang una natin gagawin, pre-prepare natin yung oats natin. Okay, ang gagawin natin, syempre, bubuksan natin yung oats, lalagyan natin siya sa bowl, tapos doon natin paghaluin yung oats, tapos lalagyan natin yung gatas. Okay? Pagkalagay natin ng gatas, hahaluin muna natin. Ang pagkahalo natin dito sa gatas, ang gagawin natin susunod, ilalagay natin ito sa microwave. Okay? Yung microwave for at least 1 minute and 30 seconds or 2 minutes, okay lang. Pero kung wala kayong microwave, guys, ito lang sinasuggest ko. Nagawa ko na rin ito dati. Yung oats, ilalagay natin siya sa kaldero o sa lutuan. Tapos, ang gagawin natin, ilalagay natin dun yung gatas. Okay? Nagawa ko na ito dati. Ang gagawin nyo, papakuluan nyo yung oats at saka ng gatas for at least ganun din, same time, 1 minute to 2 minutes. Pero hindi naman natin siya papakuluan ng talagang kulong-kulo kasi hindi natin makakain yung pag sobrang init. So, sinasuggest ko, 1 to 2 minutes, okay na. So, pag pinakuluan na natin yun, pwede natin yung kainin. Kung wala tayong microwave, pero sinasuggest ko yung microwave kasi una sa lahat, mas madali mo itong ma-prepare. Ito na naman eh. Mas madali mo itong ma-prepare kaysa lulutuin mo siya, okay? So, pagka-luto natin or pagka-ready na yung pagkain natin, ang gagawin naman natin, i-chop-chop natin yung saging natin ng maliliit, tapos ilalagay natin dun sa kinakain natin. At the same time, lalagyan din natin siya ng cinnamon powder. Tandaan, yung cinnamon powder, maganda yun sa katawan natin. So, ang gagawin na natin, pag ready na, syempre kakainin natin, di ba? Ingat lang, kapag mainit, mapapaso yung dila natin, di ba? So, ayan yung breakfast natin, o yung tinatawag kong breakfast of champion. So, additional information. Dito guys, magbibigay lang ako ng additional information bago natin kainin to. Okay? Kasi importante itong information na to bago natin kainin. Itong additional information na sasabihin ko dito guys, kailangan meron tayong tubig at saka lemon. Yung tubig at saka lemon, ang gagawin natin pagkagising natin sa umaga, ang gagawin natin dito sa lemon at saka sa tubig, ilalagay natin siya sa baso. Okay? Yung baso, kailangan malaking baso guys ha, kasi may mga iba't ibang klase ng baso. Merong tinatawag silang pint, may tinatawag silang half pint na baso, okay? So, sinasuggest ko yung malaking baso. O gusto nyo pichel nyo na lang eh. Gusto nyo pichel nyo na lang eh. Gusto nyo pichel nyo na lang eh. Diba? Mas marami, mas better. So, kung meron kayong baso, o pichel, kung gusto nyo, gawin nyo yung pichel. Gawin nyo, lagyan ng tubig, tapos kumuha kayo ng lemon. Yung lemon, ang gagawin nyo sa lemon, kalahati ng lemon, hiwain muna natin. Tapos, ang gagawin natin sa lemon, pipiga natin yun sa tubig na iinumin natin. Tapos, pagkapiga natin yun sa tubig, syempre, iinumin na natin yung tubig, di ba? Lemon na yun, makakatulong yun sa empty stomach, okay? Pagkagising natin, ito yung unang gagawin natin. Iinumin natin yung tubig na may lemon. Kung wala kayong lemon, sinasuggest ko guys, kalamansi. Kasi yung kalamansi, parehas din ng ingredient kung ano ang meron dun sa lemon. Kung wala man kayong lemon, wala kayong kalamansi, lime. Ayan, tatlo na yung choices nyo ha. Kumuha kayo ng lime. Yung lime makakatulong din yun. Parehas din sila ng ingredient kung ano yung meron sa lemon, kung ano meron sa kalamansi, kung ano yung meron sa lime. Parehas lang kung ano yung ingredient nila. Okay, ang gagawin nyo, tubig nyo sa baso, lalagay nyo yun ng half ng lemon. Kung kalamansi, ang gagawin nyo naman sa kalamansi, at least 3 piraso o 5 piraso ng kalamansi para katumbas na yun ang kalahati ng lemon. Kasi yung kalamansi, di ba, maliliit na bilog lang yun. So, gawin nyo 3 piraso nun, hanggang 5 piraso nun, okay na yun. Or kung yung lime, 1 piraso ng lime, kasi yung lime mas maliit yun kaysa sa lemon. Sinasuggest ko yun bago nyo kainin yung breakfast of champion natin o yung oatmeal na pinipare natin. Pasensya na kayo guys, ha, bulol ako yan. May ibang mga words na hindi ko masabi. Pero nagpa-practice ako para lang sa inyo. Ayan guys, ito yung video natin ngayon. So tandaan nyo, yung breakfast natin, hindi lang to sa breakfast. Kung gusto nyo kumain ng as snack, pwede itong i-prepare as snack nyo, okay? Para magkaroon kayo ng lakas, hindi lang lakas, at saka para magkaroon kayo ng magandang
mood during the day. Hindi lang 'to maganda sa katawan natin at saka masarap din 'to pag kinakain natin. Okay? Saka guys, tandaan niyo yung tubig. Bago natin kainin 'to, kailangan inumin natin yung tubig na may lemon. Importante kasi 'yun eh. Kasi yung tubig, una sa lahat, kung ayun yung iinumin natin o ipapasok natin sa katawan natin nang wala pa tayong pinapasok. Tama ba? Kasi yung tubig, kung ipapasok natin 'yun o iinumin natin 'yun ng empty stomach, maganda yun sa katawan natin. Una sa lahat, makakatulong yun para luminis yung chan natin, yung bituka natin. Di ba, walang laman yun. Kung iinom natin agad ng tubig, maganda yun para mag-regulate yung mga organs natin sa loob ng katawan natin. So, sinasuggest ko talaga na uyong muna tayo ng tubig ng at least 1 glass ng pint, kung malaki ha, o gusto yung pichel, or 2 glass or 2 pints. Okay? O dalawang pichel. Bago natin kainin yung breakfast. Okay? O yung snack natin. So yan guys, ito muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko para din po sa lahat. At saka, kung may gusto kayong i-add dito sa breakfast natin, i-comment nyo lang doon sa baba. Hintayin ko yung comment nyo. Okay? Uulitin ko lang po, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayong mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, tandaan nyo, nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para sa bago nating video. Kung ma-miss nyo man yung every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button doon po sa baba ng video. Pagka-subscribe nyo para once na nag-upload ako ng bagong video, updated kayo. At saka para makita nyo rin naman ako every week. Diba? So I'm out for today. Thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video.